Yan. Kasaksak na po siya. Wala pong problema dun sa outlet ng kuryente. Pero pag sinisan natin, hindi po siya iilaw. So, baklasin natin at tignan natin kung ano yung depekto niya sa loob. So, bago natin baklasin ito, make sure na i-check muna natin itong lagayan niya, yung wire. Kasi minsan, yun ang cause kung bakit hindi siya gumagana. This lang for continuity lang tayo ngayon. Para masigurado natin. Okay, set lang natin dito sa continuity. Okay? So, una ito. Dito. Tapos yung connector niya sa loob. Sa kabila. Okay. So, wala pong problema kasi gumalaw yung may continuity. Sa kabila naman. Yan. Okay din. Siya nga pala, dito yung gitna ng butas dito. Yung connection niya dito, ito yung ground niya. So, kung makikita natin, yun, sa gitna, tapos dito, yan po yung ground. Yan. Ground po yan. Yan. So, wala pong problema dito sa lagayan niya dito. Gumagana siya ng maayos. So, ang susunod nating baklasin ay itong electric kettle mismo dito sa ilalim. Saka po pala, kibisitan nyo na rin po yung iba pang video na in-upload natin na may kinalaman sa troubleshooting ng ibang electronic appliances. At huwag nyo din kaligtang i-share kung may kakilala kayo na mabibenepisyuhan sa mga DIY tutorial natin. Okay, so una sa lahat, check natin yung switch. Baka naman itong switch ang may diferensya. So, ang pag-check nyan, kagaya dati, continuity test lang. Okay, so, i-on muna natin siya. Tapos, yung dalawang connector niya, dun natin i-test. Tanggalin natin yung isa. Yan. So, di bale po itong blue at saka red. Dito po yung connector sa switch. So, check natin kung gumagana yung switch o hindi. Yan, sa blue at saka dito sa red. Yan. Okay, so, wala pong problema kasi pumalo po yung metro ng multimeter. Okay? So, switch, no problem. Ang susunod natin i-check ay itong heating element. Ito po yung heating element niya. Ito po yung umiinit. Nagpapainit dun sa basement ng electric kettle. So, i-check po natin. Siya nga po pala, bago kayo mag-backlash, limbawa niyan, para hindi po ninyo malito pag ibalik niyo yung mga connection, pwede niyo pong picturean para at least mamaya, hindi po kayo malilito kung saan yung tamang lagayan niyan. Yan. Ngayon, baklasin natin itong connector. Susunod. Yan. Okay. So, no, wala pong problema itong heating element niya. Ito. Heating element. Susunod, yung mga connector niya dito ang check, testingin natin. Meron sa kasing dalawang contact point dito. Yun yung nagsasara at nagbubukas. O pang gumana ito. So, baklasin muna natin.
So ito po siya. Ang check-upin po natin ay yan. Meron pong contact point niya dun sa loob. Nakita ko. Ayan. Ayan. Meron pong contact point doon. Yun po yung nagbubukas at nagsasara. Ayan. Yun po yung contact point niya sa loob. Yan, yan. Yung kumagalaw doon. Sa kabila naman, meron din. Yan. Yun yung nag-automatic na nagbubukas pag na-reach na niya yung boiling point. So, ang gawin natin, i-team natin ng konti to. Iangat natin ng konti. Yan, magkabilaan. Ganun din sa kabila. So, hitin lang ng konti para medyo lumapit siya. Yan. So, check ulit natin. Yun, yung contact niya okay na. So ngayon, ang in-adjust natin ito yung contact point switch niya dito sa loob. Pero dun sa nakaraang video na pinakita ko na repair natin electric kettle, ang problema niya noon na pinalitan natin ay itong light indicator niya na mayroong diode. Okay, so ibalik natin at testingin. Okay na, so ibalik natin yung mga connection. Yan. Tapos, ito. Okay. Testing muna natin. Ang conclusion natin, ang problema kanina, yun yung mga contact point niya dito. Yung switch dito. Sa ilalim. So, pinihit lang natin. Ganun lang yung remedyo. Kaya gumana siya. Tara. Yan. Milaw na po siya. Yan. Yan. So, nakita po natin, nag-automatic switch off siya. So, okay. No more problem. Ganun lang po kasimple yung pag-ayos ng electric kettle. So, sa ngayon, okay na siya. Salamat guys sa iyong panonood. Kita-kita ulit tayo.